Para po sa pinakasariwang balita mula naman sa Cagayan, may ulat on the spot si John Consulta. John? Pinatatlong tama ng bala ang tumama sa sasakyan ni Presidential Legislative Liaison Officer ng Malacañang na si Secretary Manuel Mamba. Pasado lang ito ipapatukan nga kahapon. Pasado alas 12:30 sa bahay ng Alcala, Cagayan. Sa ito ang lumalabas nga Pia sa initial investigation ng Cagayan Provincial Police Office. Ayon sa Cagayan Police ay isa sa ilalim sa eksaminasyon ang slug na narecover sa sasakyan at tutukuyin ang trajectory at eksaktong posisyon ng mga suspect nang paputukan ang sasakyan. Kapatid ni Secretary Mamba, si incumbent Tuao Mayor William Mamba na isa sa kandidato sa pagkagobernador ng Cagayan. Samantala Pia ay iniimbestigahan na rin ng Cagayan Police ang isa pang insidente ng karahasan kahapon sa pagitan ng nagbabangga ang dalawang mayoralty candidate sa Santa Ana, Cagayan. Sa kuha ng CCTV video ito na nakuha ng GMA News ay kitang nagpapahinga ang ilang mga tauhan ni Santa Ana, Cagayan mayoralty candidate AJ Ponce sa isang gas station nang biglang magtakbuhan at magdapaan ang mga lalaki matapos daw silang paputukan ng isang dumadaang Mitsubishi Strada pickup. Maya-maya lang ay dumaan naman ang isang Starex van na pinaputukan din daw ng grupo. Paniwala ni AJ Ponce na kasalukuyang board member ng Cagayan ay kampo ng incumbent Santa Ana Mayor Darwin Tobias ang nasa likod di umano ng pamamaril sa kanyang mga tauhan matapos na itong kalabanin ngayong eleksyon sa pagka-alkalde. Pero depensa ni Tobias, baliktad daw ang nangyari dahil sila raw ang tinambangan ng kampo ni Ponce. Patunay raw ang tama ng bala sa kanyang sasakyan nang dumaan ito sa tapat ng headquarters ni Ponce. Binabaril kami, kaya binaril namin sila. Ah, so baligin ang statement. Kaya kitang-kita na yun. Silang nauna. Sila. Kami ang binabaliktad na sinasabi ngayon ni Mayor Tobias, inambush daw namin sila. At kapag hot pursuit, automatic, i-impound mo yung mga sasakyan. Eh ngayon, iikot-ikot pa rin yung sasakyan. Hanggang ngayon, namumblema si Hepe. Hindi niya alam kung, ay ako, gagawin ko kay Hepe. Eh kailangan, file lang mo siya ng administrative kasi neglect of duty yung ginawa ng COP ng Santa Ana. Samantala Pia, 13 na sa 29 na mga bayan dito sa Cagayan ang nakapag-transmit na ng resulta ng kanilang eleksyon dito sa Provincial Canvassing Center sa lungsod niya ng Tugigaraw. At ayon sa ating mga nakausap ay inaasahan nila magkakaroon ng proklamasyon ngayong gabi. Ito ay sa kabilang ng pagkakaroon ng pagkakaantala ng transmission ng resulta mula sa bayan naman ng Santa Rita o Santa Teresita matapos mag-bog down ang kanilang CCS laptop doon. At yan muna ang latest mula pa rin dito sa Cagayan, Balik sa Pia. Maraming salamat, John Consulta.